Habang nagluluto si Violet ay napakalakas pa rin ang kulog at kidlat. Hanggang sa bigla na lamang namatay ang ilaw. Dahilan upang mapasigaw ng malakas si Violet. Violet! Pagtawag ni King nang makalapit siya sa dalaga. Napansin niyang umiiyak ito at nagtatago. Hindi alam ni King kung bakit, pero niyakap niya ng mahigpit si Violet. Bago ka pa lang sa channel nito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ang 10th kabanata. Dahan-dahang naglakad papaatras si Violet at hindi na tinuloy pa ang pagpasok sa kwarto ni King. Dahil wari niya, ay mukhang abala na ito sa piling ng iba. Kaya naman nagdesisyon si Violet na lumayo na lamang at tumakbo pabalik sa kwarto nito na tinutulugan nila ng kanyang mga anak. Pero sa bawat hakbang ni Violet ay sabay rin ito ang pagtulog at pagpatak ng kanyang mga luha. Tila ba hinahati ang puso ni Violet dahil sa magkahalong selos, tampo at lungkot na nararamdaman. Alam niyang simulat sa pool buhat ng mawala ng alaala si King ay wala naman siyang karapatan dito. Ilang beses na rin namang pinamukha sa kanya ni King na wala siyang puwang dito at wala itong pakialam sa kanyang nararamdaman. Subalit hindi naman lubusang maisip ni Violet na talagang masasaktan siya ng ganito. Masakit na nga ang ginawang malamig na pagtrato sa kanya ni King. May mas isasakit pa pala, lalo na ngayon nakita niya itong mayroong kasamang iba. Bumalik na si Violet sa kwarto at doon na tuluyang ibinuhos ang mga luha niyang hindi na maawat pa. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang hindi gaanong marinig ng kanyang mga anak ang kanyang paghikbi at baka magising at papansin pa siya ng mga ito. Sa kabilang banda naman ay tila ba biglang may pumitik sa ulo ni King, dahilan upang putulin niya ang mga halik na namamagitan sa kanila ng babae. At saka ito ay nilayo sa kanya. Kumunot naman ang noon ng babae at akmang hahabol pa sana ng halik nang bigla siyang itaboy ni King. Get out of my house! Seryosong wika ni King at saka tumayo mula sa kama. Napangisi naman ang babae. Come on babe, we're just getting heated. Sabi pa nito at sinimulang hawak-hawakan sa dibdib si King. Get the hell out of here or I'll call the police. Banta ni King sa babaeng paraosan. Bigla naman itong nakaramdam ng kaba dahil sa naging banta ni King. Kaya nagmamadali nitong inayos ang sarili at saka tumakbo papalabas ng kwarto at ng bahay ni King. Nang masiguro ni King na wala na ang babae, ay nilak niya ang pinto at saka padabog na ibinato ang ilan sa mga gamit na nasa kanyang mesa. Binuksan din niya ang isang bote ng whiskey at dire-diretsong tinungga iyon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay merong galit na nararamdaman si King sa kanyang sarili. Sinadya naman kasi niyang gawin ang lahat ng iyon. Bukod sa meron siyang nararamdaman na tawag ng laman, ay plano talaga niyang mag-uwi ng babae upang makita ni Violet. Gusto niyang makita ni Violet na meron siyang kasamang iba, nang sa ganon ay hindi na ito umasa pa sa kanya. Nais niyang pagsilosin si Violet upang hindi na siya habulin pa nito. Sawang-sawa na si King sa tuwing ipinagdudukdukan ni Violet ang sarili niya rito. Ngunit sa totoo lamang ay gulong-gulo na ang isip ni King. Hindi niya lubos mawari kung bakit at kung kailan pa nangyari. Pero tila ba iba na ang pagtingin niya kay Violet. Hindi niya lamang maamin sa kanyang sarili na meron na nga siyang nararamdaman para sa dalaga. Pilit kasing itinatatak ni King sa kanyang sarili na iba si Violet sa lahat ng babaeng nakasama niya, na isa lamang itong hamak na paraosan tulad ng babaeng kasama niya kanina lamang. Mababa ang pagtingin niya kay Violet dahil nga bayaran nito at hindi pa rin siya naniniwala na siya ang ama ng mga anak nito. Kahit pa ilang beses iyong sabihin ni Mrs. Raymundo sa kanya. Sigurado si King na dahil sa linya ng trabaho ni Violet ay tiyak at malaki ang posibilidad na hindi siya ang ama ng mga anak nito. Hanggang ngayon ay iniisip ni King na marahil ay niloloko lamang siya ni Violet dahil nga wala siyang matandaan, nawalan siya ng alaala at baka pinapaikot at binibilog lamang siya ni Violet ngayon na hindi totoong nagkaroon sila ng pagkakataon na magsama nitong mga nakaraang buwan at nagkaroon na rin siya ng pagtingin dito. Wari ni King ay pinaglalaroan lamang siya ng mga tao na sinasamantala lang ng mga ito ang kanyang kahinaan.
lalo na't wala naman siyang maalala na kahit na ano sa mga nakalipas na nangyari sa kanya. Baka talagang ayaw niya kay Violet noon pa man at ipinagpipilitan lamang nito ang sarili at ang mga anak sa kanya upang siya'y magamit at mapagsamantalahan. Subalit sa totoo lamang, hindi na maintindihan ni King ang lahat. Gulong-gulo na siya sa mga nangyayari, kaya hindi niya na namalaya na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Hirap na hirap siya sa kanyang sitwasyon. Mahirap pala kapag wala kang naaalala. Tila ba naglalakad ka sa lubid at merong parte ng sarili mo na hindi ka sigurado? Kinabukasan ay tumawag si Mrs. Raimundo kay Violet upang sabihan ito na meron ng tauhan na dadaan sa bahay nila upang sunduin ang mga bata at ipasyal muna ng sandali dahil hindi na natuloy ang field trip ng mga ito. Nako, Mrs. Raimundo, hindi nyo naman na po kailangan gawin yon. Okay lang naman po kami rito sa bahay. Magalang na pagtanggi ni Violet sa alok ni Mrs. Raimundo. No, Violet, iha, I insist. Kung ikaw ay okay lang sa bahay, ay sigurado akong bored ang mga bata. Kaya ipasusundo ko sila sa mga tauhan ko. And I will meet them in Baguio. Doon din naman ako pupunta after my flight. Napaisip naman si Violet. Talagang walang mintis ang taglay na kabaitan ni Mrs. Raimundo sa kanya. Pakonswelo siguro iyon dahil sa paraan ng pagtatrato ni King sa kanya na kinakailangan niyang pakisamahan at tiisin sa araw-araw. Oo nga pala. How are things going dyan sa mansyon? Nagkakaayos na ba kayo ng anak ko? Napubuntong hininga si Violet at saka natahimik dahil hindi niya alam kung paano ang kanyang sasabihin. Narinig naman ni Mrs. Raimundo iyon kaya alam niya na ang sagot. Suplado at malamig pa rin si King kay Violet. Take this as an opportunity para magkaayos na talaga kayo. Ako na munang bahala sa mga anak mo sa vacation na to. Bantayan mo na rin si King dahil baka magka-relapse siya. But everything will be fine, Violet. Muli pang paalala ni Mrs. Raimundo bago nito ibaba ang tawag. Plinano talaga ni Mrs. Raimundo na pansamantalang kunin muna ang tatlong anak ni Violet. Nang sa ganon ay magkaroon ng pagkakataon si King at Violet na masolo ang isa't isa. Hindi niya alam kung gaano pa katagal na maghihintay upang maalala ni King ang lahat. Subalit nais niya sana na maging maayos na ang sitwasyon dahil naiipit ang anak ni Violet na siyang apo rin niya. Nang mapag-alaman ni King na magtutungo sa Baguio ang mga anak ni Violet at ipapasya lang mga ito ng kanyang ina, ay agad niyang sinumbatan si Mrs. Raimundo sa tawag. What the hell, Mom? Talagang iiwan mo pa ako kasama yung babaeng yon. Sana pinasama mo na lang. Or better yet, ilipat mo na lang sila ng lugar kung talagang gusto mong magdagdag ng mga palamunin. Gigil na sambit ni King. Anak, ano ba yan? Bakit yan ang mga sinasabi mo? Ipapasyal ko lang yung mga bata dahil hindi nakapunta ng field trip. What's wrong with that? What's wrong is, hindi mo ako sinasama sa paggagawa mo ng mga desisyon. You left me here without even warning me. Kailangan kong pakisamahan ng mga tao sa bahay ko na hindi ko naman kilala to begin with. Dagdag pa na sumbat ni King. Mga anak mo, King. Mga anak mo ang kasama mo at mga apo ko. Please, anak. I already told you to give them a chance. Huwag naman na sanang matigas ang ulo mo. At huwag mo nang pataasin yung pride mo. They're your family, King. Treat them like one. Paalala pa ni Mrs. Raimundo bago tuluyang ibaba ang tawag. Napailingat na pasapo na lamang sa noo si King nang mapagtanto na marahil ay sinadya ng kanyang ina na maiwan silang dalawa ni Violet upang magkaroon ng pagkakataon na magsama ng silang dalawa lang. Naisip na lamang ni King na maaari naman siyang lumabas at magtungo sa ibang lugar hanggang sa makabalik ang kanyang ina at ang mga bata sa mansyon. Nang sa ganon ay hindi niya na kailanganin pang pakisamahan si Violet sa mga susunod na araw. Dumating na ang araw ng pagpunta ng mga anak ni Violet sa Baguio. Lalabas na sana si King, subalit sinakto naman na napakalakas ng ulan sa kanilang lugar. Saktong pinalalabas pa sa balita na magkakaroon ng bagyo sa mga susunod na araw. Kapag minamalas ka nga naman oh. Reklamo ni King at saka pinatay ang TV sa sala. Napaiwas naman ang tingin si Violet na kasalukuyang nagtutupi ng damit ng kanyang mga anak. Kinakabahan din siya dahil nga silang dalawa lamang ni King ang naroroon. Hindi sila maaaring lumabas dahil napakalakas ng ulan sa lugar nila.
Kaya wala silang choice kundi ang manatili lamang sa bahay at sa presensya ng isa't isa. Kinagabihan ay napagdesisyon na ni Violet na magluto ng hapunan para sa kanilang dalawa ni King. Buong araw silang parang aso't pusa ni King sa mansyon. Kaunting kibot lamang kasi ni Violet ay maiinis si King sa kanya. Sa kabila naman noon ay nararamdaman naman ni Violet na medyo bumabait na ng kaunti si King ngayong araw. Mainam na siguro iyon kesa naman hindi siya kausapin ito. Habang nagluluto si Violet ay napakalakas pa rin ang kulog at kidlat sa labas. Hanggang sa bigla na nga lamang namatay ang lahat ng ilaw. Dahilan upang mapasigaw ng malakas si Violet. Napaso rin kasi siya sa kaldero. Nanonood naman si King ng TV nang biglang mag-ground out. Kasabay noon ay narinig niya ang paghiyaw ni Violet, kaya naman agad siyang tumakbo patungo sa kusina. Pinakiramdaman niya pa kung nasan si Violet, hanggang sa marinig niyang tila umiiyak ito sa may sulok ng kusina. Violet? Pagtawag ni King nang makalapit siya sa dalaga. Napinsin niya umiiyak nga ito at nagtatago. Tila ba takot na takot ang dalaga? Hindi alam ni King kung bakit pero niyakap niya ng mahigpit si Violet upang kahit na papaano ay kumalma ito. Maya-maya pa ay tumayo si King upang hanapin ang first aid kit sa may kusina. Nagbukas na rin siya ng isang flashlight upang mailiwanag sila kahit papaano. Nagsimula na rin siyang gamutin ang paso ni Violet hanggang sa tanungin niya ito kung bakit mistulang takot na takot si Violet. Huminga ng malalim si Violet at saka nagsimulang magkwento. Noong bata ako, malakas ang ulan at idlat noon. Ako lang mag-isa sa bahay. Hinihintay ko umuwi yung mga magulang ko pero hindi na sila nakauwi. Nawala na pala sila. Kaya simula noon kapag umuulan at kumikidlat, sigurado na ako na may mangyayaring masama. Diba nga noong isang gabi lang, munti ka nang nawala sa akin ang anak ko. Ewan, ganun ang pakiramdam ko sa ulan. At ngayon kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Tila nahabag naman si King sa sinabi ni Violet. Nang mapansin niyang muli itong umiiyak ay niyakap niya ito at saka pinatahan. Hanggang sa tila ba merong kuryenteng bumalot sa kanilang dalawa. Hindi na namalaya ni King na napakalapit na pala ng mukha nila sa isa't isa. Kahit na madilim, ay naramdaman nila ang pagtatama ng kanilang mga mata. At tila ba merong humila sa kanila papalapit sa isa't isa at naramdaman na lamang nilang nagdampi na ang kanilang mga labi. Habang hinahagkan ni King ang labi ni Violet, ay nagsimula nang maglakbay ang kanyang mga kamay sa katawan nito. Pumulupot ang kanyang kamay sa bewang ni Violet. At hindi na nga siya nagdalawang isip pa at binuhat na ang dalaga patungo sa sofa. Pumaibabaw si King kay Violet at halos hindi niya napakawala ng labi nito. Naanimoy uhaw na uhaw sa halik ng dalaga. Kasabay ng malakas na ulan, ay siya namang pagbulusok ng init na nararamdaman ni King at Violet para sa isa't isa. Kinaumagahan ay nagising na si Violet at King. Pero hindi sila nagising nang dahil sa tirik ng araw. Nagising sila sa tunog ng TV na hindi napatay dahil sa bigla ang pagkawala ng kuryente. Babatiin na sana nila ang isa't isa nang bigla silang mapaigtad nang marinig ang kasalukuyang ibinabalita. Napatakip sa bibig si Violet at bigla na lamang tumulo ang kanyang mga luha sa narinig. Ano kayang balitang narinig ni na Violet at King? Magbabago na kaya ang pakikitungo ni King kay Violet pagkatapos ng nangyari sa kanila? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo.